So, bali, ano to siya? End lab. Ito yung aming ongoing ngayon. So, endlet siya. Ano ito? Ang sukat niya is 54 square meter. So, ayan, yung kapitbahay niya na kapag ano na nung bakod sa yung matera yan. Ngayon sa kanya, so, sinukat naman namin sa Kerman. Yun sa sukat na naiwan. Magmumukha lang talaga siyang maliit kapag ka nauna yung kapitbahay mong magpa-improve. So, parang akala mo dahil ikaw yung naiwan, mumukhang maliit yung natira sa'yo. Pero pag sinukat mo, sakto naman siya. So, bali dito sa likod, magsisimula ng magpukay. Yan ay 1 meter by 1 meters. Magiging laling mo. So, ito nag-try akong magpukay dito. So, ano ko siya? Na, ano ko na, ito ay kailangan namin siyang igamitan ng demolition hammer. Yan, kasi foundation na siya nitong kapitbahay. So, ayan. Binamitan nila ng pangharang. Di ba pag nagbukay yan, so ang ginawa nilang pangharang is instead na plywood, binamitan nila ng hollow blocks. Yan. Yan. So, yan. Hukay natin dito. Ayun. So, ayan. Kaya, umulak yung halo pumunta dito. So, hindi kakayanin to ng ano lang, ito. Ng bara. So, ayan o. Kaya kailangan talaga dyan is demolition. Gagamitan na namin siya ng demolition hammer para po matabas namin to kasi ang ano dito makapagdikit tayo. Kasi lagtas naman na talaga yan. Sa property. So, yan. Bali nakapag ano na kasi sila. So, yan lang naman yung sobra, yung excess na papunta dito na ano nila, footings, yun yung tatabasin natin. Para, kasi, pag hinayaan natin siyang ganyan, hindi natin tatabasin. Hindi makakadikit yung poste natin. So, kailangan talaga natin siyang gamitan ng demolition hammer. So, ang magiging, ano nito dito, is dito nalilipat yung CR dyan. Ililipat dito. Then, hanggang dun, sa extension, sa end lot, papuntang harap yung magiging ano nito. Ang aming gagawin. So, ayan. Hingal ako. I-try ko parang magbabal. So, yun. Ano talaga siya na. So, dito pala magbabawas kami ng lupa. Kasi papantay namin siya dito sa touring. Bali, ang nakadrop lang dito is yung area na to. Which is yung magiging CR na nila. So, ito yung isa. So, nandito pa lang siya. Wala pa. Hindi pa siya dito nakadikit. Then, isang poste pa dun sa dulo. Isang poste dito sa gitna, which is alignment ng poste dito sa existing na bahay. Then, isang poste sa dulo, isang poste dun sa harap, isang poste dun sa pinaka gilid. So, ano to siya? Roping lang ang maging, roping lang muna kasi yun parang ang paggawa nila. So, ito yung, ang maganda dito sa area nila is mataas yung layout ng kanilang bahay. Mataas yung layout. Kasi, ano, mostly yung ano ng ibang layout is abot na abot mo na tong beam na to. Tapos, itong mga PUs na to is malapit na malapit mo nang maabot. Pero dito, ang taas. Mataas. Kahit yung sa hagdan nila na area, pag umakyat ka, mataas. Hindi talaga pare-parehas ang layout ng ano ng paggawa. Yan. Mataas talaga siya. So, ito magiging bar. Magiging bar counter yan. Then, ito, imumove yung CR dun sa likod. So, magiging working area to. So, yun magiging ano namin dito gagawin. Hindi ba lang yung major na ano, na banner doon? Opo. Nakamit na lang doon. Opo. Tapos, ano nga nila eh, duration nila sa ano, 6 months. Ah. Ang duration nila ng kanilang permit, 6 months. Ito yung inaano, nire-renew. But after 6 months, i-renew mo ng worth, ano, 500. Thank you.
Dito mo lagay, Jay. Tingal ka na, Jay. Ayos ka pa sa akin, ha? So, ayan. Yan na yung ongoing namin ngayon yung dalawa. So, ano na kasi 4:20 na. So, maya-maya po uuwi na rin sila. So, ito yung ano dito sa harap. Bali, nakatatlo na sila sa likod. So, dito muna. So, ito yung ano, yung plumbing na yung doon, yung downs tawag nito. Yung manhole doon na inaano na sumasalo sa tubig. Ulan yan. Yan yan. Ano yan, 4. Hindi yan basta-basta lang babara. Tsaka ano yan siya. Isang buong diretso yan. So, ang gagawin ko dyan, kasi since ililipat yung CR doon, so magkaka-floor drain, dito din ang bagsak ng tubig. Parang mag-ano kami ng tubo pa ganyan, para dyan ang bagsak ng tubig. Tapos yung tubig ulan sa likod, yung sa inside gutter, dyan din ang bagsak. So, ang gawin ko dyan, para hindi umano yung amoy, kasi mababaw yung kanal. So, yung amoy imbornal na ano, papasok talaga sa loob. Kasi nga, aalisin ko yung pit trap doon. Kasi yun yung nagpuprun sa bara. Kasi yung sibo na i-stack doon. So, nagbabackflow. Pag nagbara yun, yung laba, yung ano doon, yung entrada ng tubig doon, papunta dito. Nagbabackflow yun kapag katumigas yung sibo. Pag hindi natin tinanggal yung pit trap. So, aalisin ko siya. Kaya, dapat putulin ko siya dito. Ito. Puputulin ko yan siya dito. Tapos, titingnan ko pa nga yan kung nakakonect talaga siya dito eh. Kasi yung gawa namin dyan sa Apasha din nung previous, pinutol siya gawa ng nag-ayos yung sa water line, sa tubig. Nandito yung main line nila eh. Yung kulay asul na tubong malaki. So, pinutol nila kasi hindi sila makapinitrate. May inayos sila doon. So, pinutol nila. Hindi na nila kinonect. Kaya nahirapan pa kami ng maghanap. Yung butas na yun na nakarekta pa ilalim yun yung hinanap namin. Kasi nga, na, ano na siya, natakpan na. So, ayan, dito. Puputulin ko yun siya dito. Tapos, lalagyan ko ng manhole yung nabubuksan. Para hindi papasok na yung amoy. So, yun yung magiging ano. Buti nga nakaiwas eh. Iwas kasi yung iba talagang dito kantong-kanto. Kaya mahirap yung ano sa bus eh. So, magiging ano dyan, isusuot mo na yung malaki naman kasi ito, 1 meter. So, pasok naman yung parilya. Diba, parilya muna bago mag-post eh. So, ayan. Nasaan yung metro mo? J, bahiram ako metro. Metro. Sukatin mo nga lang yung sa'yo dyan. Ito kasi mababa pala. Ito, sukatin natin yung kay... Lang, oh. Saluhin mo lang. Yan, bago pa naman yung metro ni J lang.
So, ayan. Kung mapansin nyo, napaka-sexy ng ating poste dito. Buta. Hukay. So, wala tong... Ano lang? Nasaan na lang? Nasaan ka na? 100. 100. Nasaan yung 100? Ito, i-ano mo? Doon. Ayan na po, 1 meter na. So, ano mo na lang nga yung sa matigas na party lang. Pari i-flat mo lang ha. Kung may maano ka pang medyo matigas. Matigas na ba? Adobe na ba? Ay, adobe na. Adobe na pala. Ayan o. So, ano mo na lang i-flat mo mag ano dito, 1 meter din dito ha. So, yan, 1 meter na yan siya ang lalim niya. So, yan yung height ni. Matangkad dyan sila lang. Kumbaga, ano na siya. Kaya yan siya sexy. Kasi, walang ano to lang, no. 50 lang ang ano niya. Yan dyan ang 50. Ito ang 90. Kasi, hindi na tayo makano. Kasi, ano na eh. Ano na ng siptik o kaya pag gano'n yung ano natin. So, ang magiging ano niya, parilya, pahabaan na lang namin pag gano'n doon. Para matibay pa rin yung poste. Wala tayong magawag yan kasi nandiyan talaga yung siptik niya eh. So, yan. Buksan pa namin yung ano. Tapos bukas, itutuloy ito. Ito palaliman yung sa ayusin na lang. Bukas dito na. Isa. Dalawa. Gusto na lang din. Ay, dalawang hukay din. Magre-release na lang ng rebar. Tapos ito. Ito sa likod. Ayun na, ano na nila pala, oh. Na demolish na. Yung sinasabi ko kaninang need ng, ano, demolition hammer. Kasi dapat ano makadikit tayo. Sa iyan na demolish. Na-demolish yun na. Ano yan? Tawag nito yan, oh. Yung tahibim. Ay, hindi. Puste na. Yan. Dito. Yan. Yung sa katalikuran nila, ma'am. Oo, ano na lang puste. Yan. Tapos ito yung putings ng tahibim. Ito sa poste. So, ayan. Ano na nila? Na-demolish na pala nila. Kasi kanina hanggang dito yan eh. Natural yan pag nauna ka talaga. Umano talaga yung halo. Yan. Kailangan mo i-demolish kasi nga yung ano na yun para makadikit yung poste. So, ayan. Okay na itong bako. Ayan. Ano. Madulas. So, ayan. So, punong-puno. Bukas na yun sila maghakot. Yan kasi... Yung dalawa nandiyan pa sa hukay, yung isa ang isasama bukas mag-hakot. So, ito yung isa. Same din. So, ayan. Mahulog ulit ako. Yan. Yan. Ito po yung saan sa kapitbahay. So, yan pong nakikita yung dalawang bakal na yan. Yan yung typing nila. Kunti lang din ang tinibag nila. Kasi para makadikit nga lang yung talaga yung poste natin. Ayan po. Dito pa siya sa kapitbahay nila. Nauna na kasi sa kanila magpadal. So, same dito sa kabila din. So, ayan. So, ang kulang na lang namin ay ayan din. Ayan. Nagbawas din talaga. Sa bagay, maano din yan, matapan din yung bakal nilang lumitaw. Pag nagbuhos kami. So, ayan. Yan. Yan yung ano natin. Isang kulang na lang namin dito is dalawa. Yung dun sa dulo at saka yung dito sa pinakagitna. Tapos, anong tawag dito? Same dito, tayo din din yan. Yan. Ganun din dito sa gilid. Tatayo din dito, papunta doon. Ganun din dun sa harap. Dun sa harap. Yan. Itatayo din din yun. Kapag ka, itatayo din yan papunta doon. O kaya doon ang tie beam. Same din dito sa kabila. Magtatayo din.